Samantala, ngayong araw po tatalakayin sa Senado ang pagbibitiw ni Senator Ralph Recto bilang chair ng Committee on Ways and Means at pagbawi ng kanyang rekomendasyon kagamit sa Sin Tax Reform Bill. Ito ay sa gitna ng mga batikos na ipinupukol kay Recto dahil tila pinalabnaw raw ng kanyang komite ang naturang panukala. Balita hati ni Jam Sisante. I am stepping aside and relinquish my position to a senator who can better fight for what the Department of Finance wants. Mukhang it is always during my watch that big-ticket tax items are being hatched. Iba naman po sana ang gumanap ng ganung papel. I want to be relieved of my resident kontrabida role. Sa gitna ng mga batikos sa bersyon ng Sin Tax Reform Bill ng kanyang komite, nagbitiw na si Senador Ralph Recto bilang chairman ng Senate Committee on Ways and Means. Sabi ni Recto, ayaw rin niyang maging balakid sa kagustuhan ng Department of Finance na makakolekta na hanggang 60 bilyong pisong buwis mula sa mga sigarilyo at alak, malayo sa mga malilikom sa bersyon ng panukala ng kanyang komite. Kumpara kasi sa ipinasa ng Kamara na batay sa bersyon ng DOF, inirekomenda ni Recto ang mas mababang buwis para sa sigarilyo, hindi naman na bago ang buwis para sa mga alak. Hindi naman lahat ng panukalang batas na nagmumula sa executive branch ay nakaukit sa bato. No tax measure is non-debatable and amendment-proof. Nandyan pa rin ang responsibilidad ng Kongreso na repasuhin at pag-aralan ng mabuti ang mga panukalang buwis sa hangaring mapabuti pa ito. Banggaan ng mga interes ang kailangan balansihin ng mga mambabatas. Pahihirapan nito ay yung mga mahihirap na naman, yung mga consumers. Kung gusto nyo ng compromise, ibigay nyo ang sin tax pero tanggalin nyo ang VAT. Para sa amin, mas importante na yung mga buhay na matutulungan natin ay unahin sa discussion at yun ang pahalagahan kesa dun sa balancing tinatawag niya at dun sa disruption ng tax structure na sinasabi niya. Kasabay ng pagbibitiw ay binabawi na rin ni Recto ang kanyang rekomendasyon kaugnay ng Sin Tax Reform Bill. Pero tinuturan ito ng ilang senador. We simply cannot do our work if we are looking over our shoulder and hoping that whatever we write into our committee report will be agreeable to the executive department. If we do that, we might as well all go home and just be the rubber stamp that they seem to want us to be. So my respectful submission is that we better ask Ms. PLLO first before we do anything. Why did you do this? Why should we move too fast? Because I would reject the position of Senator Recto of resigning. Ang tinutukoy ni Senador Joker Arroyo, ang pinuno ng Presidential Legislative Liaison Office si Manuel Mamba, na ayon sa balita ay nagsabi raw na posibleng may lobby money na sangkot sa pagdinig sa panukala. Walang tugon si Mamba sa aming mga text at tawag. Pag-uusapan pa kung tatanggapin ang resignation ni Recto bilang committee chair at ang pagbawi sa report ng kanyang komite tungkol sa Sin Tax Bill. Jam Sisante, GMA News.